Dad's Army. So, ngayon, nandito po tayo sa bahay ni Ate Irene. So, para ituloy yung pag-aayos ng kanyang computer. Computer pala ito nung kanyang ipad na si Ate Irene. So, ngayon, nakabili sila ng ganitong power supply. Okay, ang brand po nito ay Electron Plus. Hindi po ito sponsor. Nabili po nila ito. Pagkakaalam ko, mga halagang 700 hanggang 800 pesos kung ganito. So, ang review ko dito, okay naman itong Electron Plus. So, pag yan, binuksan natin, meron niyang kasamang power supply. At meron siyang extra power cord. Ito po yun. Okay? So, yung power cord na kasama niya ay NEMA. Ito po yung itsura ng NEMA. NEMA 515T o 515T plug. As in, plug po yung T. Meron po siyang dalawang prong at meron siyang ground. Tapos, ito yung kanyang C13 connector. Ang tawag po dito ay C13. Okay? Kaya kung magtatanong sa inyo anong tawag sa ganitong plug, ang masasagot nyo dito ay NEMA 515T power cord. Okay? So, C13 at NEMA 515T plug. Okay? So, balik tayo. Ito yung kanyang laman. Okay? So, gawin natin, bago natin gamitin to, i-test muna natin siya ng dalawang measuring instruments. Ito yung analog tester. Pwede rin yung digital tester. Pero wala akong digital tester sa ngayon. Tapos, itong power supply tester. Ito ay nagkakahalaga ng 250. Ito yung power supply tester na nire-recommend ko para mag-check natin kung ito ba ay ayos or hindi. Okay? Pause muna tayo. Go. Okay, so mga Kadats Army, pasuportahan na lang po si Kags TV. Ito po yung kanyang channel. So, marami po tayong matututunan dyan na tamang informasyon. Okay? So, pasuportahan na lang po si Kags TV. So, nagla-live po siya ngayon. At ako po ay isa niyang masugid na supporter. Shoutout sa iyo, Kags TV. Okay, salamat po ng marami. So, meron tayong gagawin dito bago tayo magkapit ng power supply. So, siguraduhin natin yung kuryente pumapasok sa power supply ay stable. Okay, so ang gagawin natin, kunin natin yung tester natin, analog tester, ilagay natin sa volts AC o sa VAC. So, sa 250. Okay? So, ang gagawin natin, i-check natin yung kuryente ay sapat. O meron siyang 220 volts. Kasi minsan, kadalasan nakakasira ng appliances, number one na suspect ay yung kuryente. Pagkabago-bago yung takbo ng kuryente, masisira po yung gamit natin kahit anong tibay po niyan. Okay? Check po natin dito yung kanyang output. Okay? So, nandito sa tester, pumapalo po yung tester. Ito ko natin. Ito po. So, may nakukuha siyang 220 volts. Okay, sakto po yung kanyang nare-reading. Po ito dito sa ABR. Itong kanyang extension line. Okay, sukadin natin yung 220 kung sakto ba. Okay, kung meron ba nang makukuhang reading. Okay, so parang sira na yata itong ABR. At wala na siyang makukuhang reading. Sira ba? Ah, hindi pala, sorry. Naka-off pala siya. So, buhay natin. Check natin yung ABR. Okay, so itong ABR na to, pag chinek natin mga Kadats Army, so, umaabot po siya ng 240. Okay. So, medyo mataas yung kanyang reading. So, 240. Okay. Okay. Nag-high voltage na yung kanyang ABR. Okay.
Okay? 240 volts AC. Tapos yung kanyang 110, meron siyang 110 sa likod. Ang nakukuha nating reading ay nasa 140 o mahigit. Ay, hindi pala. Nasa 120. So, 120 yung kanyang reading dito sa 110 volts. Okay? So, meaning to say, itong EVR na to ay nagpo-produce siya ng mas mataas na kuryente o voltahe doon sa nirekomenda. Okay? So, ito yung kanyang likod. Meron siyang tatlong 220 at isang 110. Okay? Bago natin ito ilagay, mga ka-Dad's Army, so gamitin natin itong power supply tester. So ikabit natin ito sa 24 pin. Ito po yung kanyang 24 pin. At ipasok po natin. Okay. I-check natin yung makukuha natin dito. So, dapat itong mga ilaw na to ay working. Okay? Meron po siyang ilaw. Lahat. Hindi ko masabi kung lahat, pero karamihan dito, eh, magpo-produce siya ng lahat na voltahe na meron dapat. Okay? On natin, i-connect. Tapos, i-on natin, check natin kung meron bang kuryente. Umiilaw ba lahat itong power supply? Okay? Okay. So, wala lang po dito ay yung negative 5. Okay po yan. Noong araw kasi, yung power supply na tinatawag natin na AT power supply o advanced technology, meron siyang negative 5. Pero yung mga power supply ngayon, wala na siyang negative 5 volts. So, exempted yung negative 5. So, ibig sabihin, okay po ito. Okay? So, yun po, mga Dad's Army. Kung kayong tester at gusto nyong patakbuhin itong power supply, okay? Hahanapin natin dito yung pin o yung black and green. Ito yung magti-trigger ng power on and off. Okay? Pinasay ko muna. So, huwag kayong magkakamali kung wala kayong tester ng power supply. Mag-on po yan. Saka huwag po kayong matakot. So, tingnan natin itong supply pan. Iikot po yan ng maayos. So, meaning to say, ito yung pin na kailangan nyong ipag-short para makita nyo yung power supply na nag-on. Pero, hindi ito accurate dahil ito ay pwede magsabi yung supply na may power siya pero hindi naman 100% yung kanyang binibigay na power, o meaning to say pwedeng low voltage siya kahit gawin itong gantong procedure. Gagawin nyo lang to kung gusto nyo i-check yung power supply na binibili nyo kung working ba o hindi. Okay, yun ang tip po natin sa pagbili ng power supply. Okay, so tanggalin na po natin at mamatay yung kanyang fan. Okay, nag-stop na po. Okay. So, meron ako isang technique na ituturo sa inyo. So, paano nyo malalaman kung line to line ang inyong kuryente o line to neutral? So, madali lang po yun. Basta meron po kayong chinelas o sapin sa paa, kunin nyo yung analog tester, kunin nyo yung isang probe, yung black or negative. Yan, hawakan niyo yung dulo. Yan, at papalo po yung kuryente nito. Okay? May makukuha po kayong reading. Okay. So, pag pinagbalitan naman natin, sa kabila naman yung butas, kumuha natin, meron kayong makukuha ang reading. So, itutok natin dito yung sa camera para makita nila. So, ang linyang ginagamit dito sa Metro Manila ay line to line. So, ginagawa lang natin to para masubukan natin
kung okay ba yung daloy ng kuryente. Okay? So, kahit magbalik ka rin yan, ganyan din yan, papalo. Okay? Okay? So, pag sinukat nyo ng buo, 220, makukuha nyo yung talagang voltahe na 220. Okay? Okay? So, sa mga kadads natin na gustong matutunan yan, pwedeng-pwede. Okay. Ito eh. Ayan. Salamat sa kamerienda niya. Okay? So, pause muna tayo. Ang gabi sa inyo at natapos na tayo sa ating ginagawa. So, ito na po yung final result. Gumagana na po yung computer ni Ate Mikey. So, lahat po nung ating ginawang parameter sa pag-check ng ADR, power supply, physical check sa motherboard at graphics card, memory, ay nagawa na po natin. So, okay na po ito. At wala na pong kailangan pag-alala si Ate Maylin. Ngayon, ang mangyari lang dito, mga kadads army, mababa yung memory niya. So, in the future, kung gusto niya magpadagdag ng memory, pwede naman itong dagdagan. Ang problema nga lang, doon sa mga lumang memory tulad ng DDR3, mahirap nang bilhin yon. At karamihan doon, hindi na nagiging compatible yon sa mga dating motherboard. So, kung bibili kayo ng memory, DDR3, kailangan dali nyo yung buong system unit nyo. Doon sa bibili nyo yung tindahan. Para wala kayong maging issue o incompatibility issue kung tawagin. Okay, so samantala muna tayong magpapaalam mga kadads army. At kita na lang tayo sa ating sunod na vlog or videos. Paalam muli at God bless po and ingat. Bye-bye.